Hello mga Kasay Beats, nandito naman tayo sa bagong tutorial. So, una-una sa lahat, kailangan natin ng OTG. Sunod natin is yung printer cable. Ang kasunod naman ay yung MIDI commander. Download tayo sa Google Play Store. Sunod is punta tayo sa setting natin. Open natin yung OTG natin para makonect natin yung MIDI commander natin, guys, sa ating XPS 30. So, yun, guys. Punta ka muna sa patch paper mo. Hanapin mo yung gusto mong i-edit. So, pindutin mo na yung number 18. Diyan mo ilalagay yun. So, yung lapis dyan sa taas, kailangan magpula para ma-modify mo siya. Yan. So, pindutin mo yung modify. So, may i-uncheck lang tayo dyan, guys. Yung control change, saka yung control 2. Yun lang. Punta ka sa program change. Enable mo yan. Ang number ng letra na effects natin is 92. Pero magma-minus tayo ng isa. Kinapa ko lang siya kaya nalaman ko siya. So, 91 ang ating pipiliin dito sa program change. Yan. So, makikita nyo yan. Okay mo lang. Click mo lang. Punta ka sa name. Type mo yung letra para makita mo dun sa pads mo sa MIDI commander. So, pwede mo rin siya lagyan ng kulay. Uncheck mo yung default. Yan. Ikaw nang bahala. Mamili ng kulay na gusto mo. Yan. Para familiar mo siya. So, uncheck mo yung lapis dyan. Para masave lang. Mga kasaybits, kung may mga katanungan kayo, doon na lang sa comment section kung may mga hindi kayo naintindihan. So, dito ko natatapusin ang video na to. At please subscribe to my YouTube channel, Saybits TV. Maraming salamat. Bye-bye.